Guys, so what's up? So for today's video naman is may i-share sa ako sa inyong isang malupet na parang ano to, DIY air pump na hindi na natin kailangan ng kuryente. So natutunan ko lang din to sa ka-browse ko sa internet. So baka yung iba kasi hindi pa masyadong na-try to. So ayan, at least i-share natin sa ibang ka-YouTuber natin, sa ibang mga subscriber natin, sa mga nanonood, ayan. So bago nating simulan guys, shout out muna kay Christian Paul at saka kay Iya. So sila yung bibili ng daga. bibili sila ng daga sa akin sa Sunday. So nakapagpa-reserve na sila ng 4 na piraso. Ayun, tsaka kay JB Vlog. Ayan, so malupit na vlogger. Nagawa siya ng tutorial eh. So ayan guys. So start na tayo. So bago tayo mag-start, ang kailangan natin is kahit anong bote, 1.5, 1 liter, 700 ml, or 2 liter, kahit anong size ng bote, okay naman. Basta plastic, tsaka may takip na plastic din. Ayan, so maingay yung kalsada, no? Then, hose ng air pump. Gamitin natin to, kailangan dalawa. So, kung mas mahaba, mas okay, no? Then, gunting. So, syempre, pangbutas na rin natin to. Pangbutas na rin natin to dito. sa ano, takip. Ayan. Then, glue stick. Kung walang glue gun, okay lang. May kandila naman tayo. So, kung walang kandila, bili. Ayan. Glue stick, tsaka glue gun. So, purse. Kailangan natin tanggal ito, takip. Ito, butasan natin tong takip na to. Ayan. Dalawang butas. Para, dapat yung butas pala guys, sakto dito sa air pump, no? Sa hose. So, dapat pit na pit, hindi siya maluwag. Para hindi tayo mahirapan mag-glue stick. Para, butasan ko lang guys. Ayan. So, ayan, butas na. So, sakto lang naman yung air pump, no? Ayan. Yung hose, dapat sakto lang doon sa butas. Para ano, hindi na tayo mahirapan mag-glue stick. So ayan, nakapasok na siya sa butas. Pasok lang natin yan. So ito dapat medyo mahaba, no? Siguro mga ganyan. Ganyan kahaba. Then, ito naman, ito yung ilalabasan ng hangin. Ito yung papasukan ng tubig. So ayan, medyo ipasok lang natin. Yun guys, mapasok na siya. So ito naman yung sa air pump, no? Gagawin natin, ito yung gagawin nating pinakalabasan ng hangin. So itong labasan ng hangin, medyo ayan, maiksi lang. Huwag sagad. Ayan, then ayan, magawa na natin. So saksak na natin ang ating glue stick. Ay, glue gun. So saksak natin dito sa outlets. Ayan. So, mainit to guys. So, sa mga kids na nanonood na mga bagets, kagaya ko, yan. Ingat-ingat lang. Wait lang natin tong uminit. So, patong ko lang ganyan kasi salamin to, eh, mamabasag. Tingin ko, maiksi to eh. Itong air pump na to. Ay, itong hose na to. Maiksi to eh. So, meron akong dalawa pa dito. Kasi mga pinagputulan ko lang to guys. Sa mga gamit ko rin dati. Ito, meron pa tayo. So, pag-combinein lang natin. So, dali lang ipag-combine. Siksik mo lang yan. Pilitin mong ipasok. So, ano. Sa una, masikip. Ganyan talaga. Pag first time, mahirapan ka pumasok kasi masikip. Habang pag paulit-ulit mo yung ginagawa, luluwag naman yan eh. So, ayan. So, di ba? Naipasok ko yung kabila. Parang napag-combine ko sila. So, ang dumi ng kamay ko, no? So, ganun din sa kabila. Para mas mahaba, di ba? Pag-combine lang natin. Pilitin lang natin ipasok. Papasok naman yan eh. So ayan, o, di ba? Dugtong na. So mahaba na ang ating hose. Uy, mag-focus ka. Ayan, mahaba na ang ating hose. Then ito, so tingin ko mainit naman na to. So lagyan lang natin. So huwag natin pupunuin yung takip kasi hindi natin ito may sasara. So dito lang. Sakto lang dapat.
Ayan. Ayan. So, okay na. Hugutin na natin. Ay, hindi. Tignan ko kaya ito. Ayan. Lagyan din natin ito para sure. Wala talagang takas, no? Takas yung hangin. Ayan. Ayan. Pakip lang natin ulit. Ayan. Okay na. So, mas okay guys kung meron tayong ano no, earth stone kakabit natin sa dulo. Kita nung pampabigat dito sa dalawang to. Kasi kailangan nakalubog to eh. Kasi kung wala, lulutang lang to. So, kabitan ko lang. Wala akong earth stone. So, meron akong stone. Stone lang. Walang air. Hindi siya earth stone. Meron naman tayong sponge. Meron tayong sponge no. So, madali lang yan. Gawa natin ng discount eh. Sponge. Ayan. Putol lang ng kapilanggot tapos ipasok natin dito. So yun, kagaya ng dati. Papasok na naman tayo ng mga bagay-bagay sa loob ng butas na masikip. Ayan, pasok lang natin dyan. Lagyan natin na itong bato. Ayan, dikit, ayan na natin. Blue stick din natin. Diba? Taba, ayan. Blue stick na yung bato. So wait lang natin na matuyo. So, labas na tayo sa outside world. Chinelas tayo. Baka matinik. So, try na natin. Try na natin. So, dito natin siya i-try no, sa ating tank. So, ayan. So, ito dito na lang. Palutang na lang natin. So, bago natin ito, pipigayin natin to syempre guys. Tapos bago natin pigayin syempre, etong lalabasan ng hangin guys, dapat ayan, ipit para pagpiga natin yung papasok na tubig is dito manggagaling sa may air pump. Ayan. Dito sa may air pump tuloy sa may hose na sa tubig. Ayan. Eh basta ayan, pigay lang natin. Pigay lang natin to. Ay, bitawan, sorry. Ayan, then piga. Then, higop. Ayan. Kita nyo guys, humihigop na ng tubig. Dito ba? Sa loob, ayan. So, pag nag-ihigop siya ng tubig, ito yon, dito lumalabas yung tubig. Dito, papasok dito yung tubig. Ihigupin. Ayan to. So, yung hangin dyan, may ipon. So, lalabas yung hangin dito. Sa air pump na to. Sa hose pala, puro ko air pump eh, no? Normal eh. Then, ayan, kikita nyo naman guys. Malabas yung hangin. So, may air pump na tayo ng pang mga isang minuto na yan. Dito para kita, ayan. Diba? Malabo lang yung aquarium ko. Diba, stay guys? So, ulitin natin, ito. Paglagay natin dito, dapat mas mababa tong bote na to kaysa dun sa mismong tank. Then, pipigayin lang natin. Bago pigayin, ipitin natin itong lalabasan ng hangin para pag-compress na itong bote, ihigup siya ng tubig. Ihigupin niya itong tubig dito. Papasok. Then, yung hangin may ipon lalabas dito sa air pump na to. Ay, sa hose na to. Papunta dito. Ayan. So, effective yung nilagay nating ano, foam. Medyo napipigil niya yung hangin. Maliit lang yung hangin. So, napansin nyo guys, kanina ginlustik ko pala, no? Ngayon, tinalihan ko ng alambre para mas matibay. So, kung may pry, lagyan nyo lang ng foam para at least hindi mahigop. Pero hihina yung higop ng tubig. So, hihina din yung bula. So, ganyan guys. Ilagay ko lang dito yung hose para kung sakaling mapuno to, yung tubig hanggang dito lang, hindi siya masyadong mababawasan. So hanggang dito lang yung tubig na ano, matitira. So ito lang yung mababawas. Kasi kung sinagad ko yan dito tapos nalimutan ko, hindi ko napansin to, kung mas malaki to, di ba? Kung kare galon, ilagay ko galon. Hindi ko napansin, sinagad ko to dito sa baba, yung lahat ng tubig, higop. So GG tayo dun. Yan, ganyan lang, safe.
dapat set nyo lang yung limit kung gaano ka ba, kung gaano kataas lang yung pwedeng tubig nyo. Ayan, ganyan lang. Meron tayong air pump. Mas okay ito guys kung brown out. So magagamit natin siya sa brown out na kuwari. Nawala ng kuryente pansamantala. Ayan. Air pump. So pag puno na to, balik ulit. Pag napuno na to, tapon nyo lang ulit yung tubig. Tapos yun, gawin nyo ulit yung cycle. Mga matagal din na ilang minuto yan. Kung mas malaki yan, siguro oras din yan. Kung galon yan, bago mapuno. Diba? Eh, ano na tayo, air pump. DIY air pump. So hanggang dito na lang tayo, no? So I hope minishare na naman akong yan, konting knowledge. So ayan, so natutunan ko lang din to sa iba. So ayan, sinishare ko lang sa inyo yung mga natutunan ko rin. Ayan guys, so kita-kits next videos. Bye-bye!